Good day guys, mga master, magandang araw po sa inyo muli. So tuloy tayo sa ating topic na transistor, kung saan LPN muna ang ating gagamitin. Pero bago tayo mag-umpisa, dapat alam muna natin kung paano yung tinatawag na milliamp, microamp, nano at saka picoamp. So paano po ba siya? Ang milliamp ay 1 times 10 to the negative 3 at ang microamp ay 1 times 10 to the negative 6. At yung nanoamp naman ay 1 times 10 to the negative 9. At ang ating picoamp ay 1 times 10 to the negative 12. So, continue po tayo sa ating NPN transistor. Kung saan, ito yung ating base, collector, at emitter. At yung ating ampere, at yung ating current ay tumatakbo dahil diode nga ito, so ibig sabihin forward bias siya. So ito yung ating emitter, papalabas siya, so ang takbo ng ating current ay papunta sa baba. So yan ang tinatawag natin na current ng emitter. At yung dito naman, ito yung current naman ng collector. Pababa rin siya dahil papunta doon yung ating diode sa pababa. At yung sa base naman, dahil papunta rin yung ating diode, forward bias, so yung daloy ng current natin ay papunta roon. So ito ngayon ang current ng ating base. So guys, sandali, buray ko muna ito ha. Guys, tumatakbo ang current natin mula sa collector. Pero yung base natin ay napakababa ng current na dumadali lang dyan. Yun. So, sample tayo mamaya. Paliwanag pa natin. Ito lang natin dito, halimbawa, ang ating IB, magbigay tayo ng given. For example, ang current na dumadali sa ating IB ay 10 microampere. So, 10 microampere lang siya. So, papaano yung computation niya. Kung dati, binigay natin yung formula niya na kung saan ginamit natin yung IC at saka IE. So, paano daw kung ang ating IB ay 10 microampere? So, paano po ba siya? So, makukumpita natin ngayon ang ating IC. So, meron din tayo dito HFE. Let's say ang HFE natin ay 100. Let's say 100 or 300. Let's say 300 ang ating HFE. At yung ating IC ay equal sa beta IB. Yan. So, ang ating beta ay 300. At multiply daw sa current ng base na 10 microampere. So, paano ba yung 10 microampere? Sabi natin, ang 10 microampere ay 10 times negative 6. Yan, ampere. So, ilan ba siya? Gamit lang ako ng calculator. So, 300 multiply sa 10 microampere equals, yun, 3 milliamps. Kita ba? 3 milliamps. So, yung IC natin o yung current sa collector ay 3 milliamps. Ampere or 3 times 10 to the negative 3 amps. Yan. So nakuha na natin yung ating IC. Ano ngayon ang ating IE o yung current na dumadaloy dito sa ating emitter? Sabi natin, ang current dito ay IC plus IE.
B. Yan yung ating formula na binigay dati. So, ilan pa siya? Ang IC natin ay 3 milliamp. 3 milliamp. Plus, so, ilan pa yung 10 microamp? So, formula lang natin, halimbawa 10 microamp. So, kung 10 siya, forward lang natin dito ng 1, 2, 3. So, meron tayong 0. No? Para maging 0.0. 0 yan. 0, 1, 0 milliampere siya. Kinonvert lang natin yung micro sa milliamp. Kasi milliamp itong ating current sa collector. So, yun. So, kapag milliamp na siya, pwede ko nang ilabas itong si milliamp. So, 3 plus, wala nang tinta, palitan ko lang. Yun. 3 plus 0.01, yan, nilabas ko lang si milliampere. So, ang total ng ating current sa emitter ay equal sa 3.01 milliampere. So, yun. Ibig sabihin, guys, yung current na dumadaloy dito sa ating current sa collector ay malaki kumpara dito sa ating base. No, gaya lang sabi natin, mas mataas ang current na dumadaloy dito sa ating collector kumpara sa base. So kapag pinagsama mo siya, yun ang ating total ng current sa circuit ng ating transistor. So, yun po. Maliwanag po ba? So, dapat tayo sa susunod na diagram. So, burahin ko lang to, guys. Sample tayo. So guys, kapag hinahanap yung ating ito, meron tayo rito, sabi natin, pag NPN, ito yung ating positive voltage. Positive volts yan. At ito naman yung ating ground. Yung emitter, yun yung ating ground. At ang ating BCC, pag inahanap yung BCC, ito yun. Kung positive 9 volts to, let's say positive 9 volts, yung BCC natin ay 9 volts. Yun. Kapag hinahanap naman yung BCE, ay equal yan sa voltage naman ng collector minus voltage ng emitter. Yan. Kapag hinahanap naman yung BCB ay equal yan sa voltage naman ng collector minus voltage ng DCB. Voltage ng collector minus voltage ng base. Yun. So guys, para di tayo magkamali, lagi tayong high potential over low potential. So mas mataas papunta sa negative. Positive to negative ang daloy ng ating current. Current yun. Kapag electrons, from negative to positive naman. So yun. So, positive to negative tayo. Yun ang daloy ng ating current. So, yun. Papaano naman yung BEE? Ilan yun? So, guys, ang BEE, itong ground, 0 yan. 0 volt lagi ang makukuha natin dyan sa BBE. Kaya ito, ang BBE ay 0 volts. So, kung saan, kung ito yung ating tester, yan. Paano yung tester natin? Pag ganyan. Tapos meron dyan scale.
Tapos ito yung anuhan ng test plot, ito yung negative at ito yung positive. Kung saan yung negative, itunutok natin dyan o idinikit natin dyan sa ground at itong positive, idinikit din natin sa ground. So wala tayong mababasang voltage dito sa BEE. Ito yung negative natin or ito yung ground natin, BEE. So yun guys, paano naman yung voltage naman ng base at saka emitter o yung BBE. So guys, sa diode, meron tayong voltage drop. Dito naman, meron tayong potential difference. So ang potential difference natin dito, diode yan, so 0.6 up to 0.7 volts. Yan yung ating BBE. Yan yung dito. So, continue tayo circuit. Baguhin ko lang guys. So, papaano naman kapag ganito yung ating circuit? Meron akong motor dito. Yan. Itong emitter, ground. Ground yan. At itong base, burahin ko muna ang base. Tama. At meron tayong supply dito na voltage. Ito, fan motor. Ang supply ko, 12 volts DC. Positive, negative. Meron akong resistor dito. At dito naman ang switch. So, switch. Yan. Tama ba? Yung. Ito yung base. Yan. So, paano naman kapag ganito guys? Meron akong fan motor na ito ang fan motor ko ay fan motor. Fan siya, electric fan na 12 volts ang requirement niya. 12 volts DC. Yan. So, tatakbo siya. Tatakbo ang ating circuit. Tatakbo siya kasi meron siyang 12 volts ang ating supply. 12 volts to. So, gagana siya. Gagana nga ba? Gagana nga ba? So, guys, sabi natin kanina, tatakbo yung ating circuit o yung current natin from positive to negative, tatakbo siya dyan. Gagana yung current natin dyan. Pero hanggang collector lang. Hindi siya tutuloy dito sa emitter. Yun. Hindi siya tutuloy dyan kasi hindi pa nagsiswitch yung ating base para mag-connect itong dalawa. Para yung positive niya tumuloy sa negative. So, kailangan mag-switch on muna siya. Pero bago mangyari yon, dapat ang current na pupunta sa kanya ay mas mababa kumpara dito sa ating fan. Yon. So, papaano ba siya? So, for example, ang ating, so, ano pa rin siya? Ohm's law pa rin. Potential difference dito, yung ating BBE. Yung BBE natin, let's say, sabihin natin na 0.7 volts. So, kunin natin tong ating resistor sa base. Resistor yan sa base. So, paano ba yung value dapat nito para gumana siya? Natin na ang ating pan ay 20 watts. 20 watts yan. So, paano ba natin siya i-compute 20 watts? So, 12 volts DC at saka 20 watts para mapatakbo natin siya.
using 12 volts yung ating supply. So sabi natin, power ay equal sa current multiply sa voltage. Or pwede rin power to power equal to current multiply sa voltage. Or current squared multiply sa resistance. Or pwede rin voltage squared divided to resistance. So, yun. So, para malaman natin, para hindi siya mag-init, maglalagay tayo ng resistor dito. Nag-design na tayo ng circuit. So, ano ba yung ating power? So, anong formula na pwede natin gamitin dito, guys? So, para malaman natin kung ano yung ilalagay nating value dito na resistor sa ating collector bago pumunta ng fan. Kasi 12 volts siya, 12 volts to, at 20 watts. So, aalalayan natin para hindi mag-overload o hindi mag-init yung ating fan. No, yung electric fan na DC. Yon. So, maglalagay tayo ng resistor sa kanya bago dumating sa fan. So, anong pwede natin gamitin na formula? So, pwede natin gamitin yung formula, ito. Kung saan, hahanapin natin yung resistor niya. So, ito siya. Power at saka resistance. So, kapag hinahanap yung resistance, ibig sabihin, tatakpan ko lang siya. So, voltage squared over power. So, given tayo ng power, given tayo ng volts, which is 12 volts. 12 volts squared over yung power niya na 20 watts. So, ilan ngayon yung value ng ating resistor dyan? So, kukompute tayo, guys. Yun. Equal 7.2 ohms. 7.2 ohms. Sabi natin, so, ang trabaho ni resistor ay sinasakal niya lang yung current para hindi malaki o hindi mapwersa yung ating load. So, kaya tayo nagalagay ng resistor. So, kung 7.2 ang maximum natin dito sa 20 watts, so, magdadagdag pa tayo ng value ng resistor. Ito yung maximum. Yan yung maximum. So, bababaan pa natin yung current na dadaloy sa kanya. Sabihin, kapag ka ang current ay tumataas, si resistor bumababa. Yan. Kapag ang current natin mataas, ang value ng resistor natin mababa. So kung tataasan natin ang value ng resistor, ang value naman ng ating current bababa. So para hindi tayo mag-overheat diyan, ang value ni resistor tataasan natin para hindi siya mag-init, para bumaba pa yung current niya. So maliwanag po ba? So yun. So gamitin natin ang let's say 9 ohms. 9 ohms ang magiging value dito sa ating resistor sa collector. Yan yung value niya. So, burahin natin to guys. Para maintindihan. So, dako naman tayo dito sa ating RB. Purahin ko lang to guys, ha. Sa ating RB. Kung saan, yung RC natin
RC ay 9 ohms. At yung RB natin, guys, mas mataas ang value dapat mas mataas ang boltahe na ginagamit natin dito sa collector kumpara dito, o mas mataas ang current dito kumpara dito sa base. So, ibig sabihin, pagdating dito, sasakalin pa natin yung current para mas bababa ang dadaloy na circuit dito sa ating base. Yon. So, let's sabihin natin dito ay 50 kilo ohms. Let's say 50 kilo ohms. Tingnan natin kung anong nalabas. So, let's say ito yung ating circuit. Meron tayong resistor. At yung potential difference naman ng ating BBE ay, let's say, yung ating potential difference ng BBE ay equal sa 0.6 to 0.7 volts. Pero gamitin natin ang 0.7 volts, guys. So, ibig sabihin, ito yung 12 volts, ito yung ating 0.7 volts. At ito yung resistor sa base. Ito yun. Resistor sa base. Excuse. Saburay lang natin. So, ano ngayon o ilan ang current na dumadaloy ngayon dito kapag ang ating resistor sa base ay 50 kilo ohms? So, sabi natin, ohms law. Ohms law yan. Voltage, current, at saka resistor. Ohm's law. So, ohm's law tayo, sabihin yung current ng ating IC ay equal sa 12 volts o yung boltahe ng ating let's say ito yung para mas matindihan natin, ito yung joint A at ito yung B. So, minus voltahe ng base over RB. Yun. Sabi natin, high potential over low potential. So, pababa. So, ilan ba siya? Ito ay 12 volts minus 0.7 volts. Yan, nilabas natin si volts over 50 kilo ohm. Or 50 times 10 to the positive 3. So, ilan ang value ngayon ng ating IC? Ay, IC tuloy. IE. IB. IB, IB, sorry. Yan. IB, kasi dito tayo. Sa current ng base. So, ilan ba siya? Compute tayo, guys. Yun. 0.226 milliampere. Yan ang value ng ating current sa base. So, let's say ang ating HFA, nakalimutan ko isulat, HFE ay equal sa 100. Let's say 100. So, purahin ko muna dito guys sa taas. Yan. Kung ngayon ang value ng ating IB, ano ngayon ang value ng ating IC o yung current dito sa collector? So, sabi natin IC ay equal sa beta IB. Yung beta natin o yung ating HFE ay equal sa 100 multiply daw sa 0.226 milliampere or 0.226 times 10 to the negative 3. So, yan ang value ng ating current sa collector.
So, compute lang natin, guys. 100 multiply strength. Yun. 22.6 milliamps. Yun. So, nakuha na natin ang IB, nakuha na natin ang IC. Ano ngayon ang value ng current naman sa emitter? Yun. So, i-add lang natin, guys. Sabi natin, IC plus IB. So, direct substitution, IC is 22.6. Pareha silang milliamps. So, add ko lang. Plus 0.226. Ilabas ko si milliamps. Yung. Burahin ko lang to, guys, ha. So, ilan siya ngayon? 22.6 plus 0.226. Yun. 22.826. Yun. 22.826 milliampere. Yan ang value ng current sa ating emitter. So, ibig sabihin, ang current na dumadaloy dito, ito, kapag naka-on siya mula rito, ito yung ating current ng base. At yung dito naman, ito yung current naman ng ating collector. At pagdating dito, nagsama na sila, yan yung current naman ng ating emitter. Yung guys. So, bago ang lahat. So, nakuha na natin yung voltahe dito, tsaka dito. Paglabas pala dito, meron pa tayo rito. Guys, kukukunin lang natin, ha. Kukukunin natin yung voltahe natin dito. Paglabas ng resistor, ilan ba siya? Ilan ba siya? So, kukunin lang natin, guys. Last. So, meron tayo ritong resistor. Ito yung ating voltage sa kung ito, let's say sabihin natin dito ay AVD. Ito yung voltage A, ito yung voltage D. At ito naman yung resistor natin sa collector. Yun. So, papaano ba yung voltahe raw dito? So, sabi natin, voltage ng ito, yung A, sa joint A, minus, dahil ay potential, overload potential sa D. So, equal siya sa ICRC. So, meron tayo, ang voltage dito ay 12 volts, minus voltage sa D, equal sa IC na 22.6 milliamps at multiply siya sa ano yung RC natin? 9 ohms. Yan. So, nawawala yung ating voltage sa D. Dito. So, lipat ko lang siya. Voltage sa D ay equal sa 12 volts minus 22.6 milliamps multiply sa ating 9 ohms. So, ilan ngayon ang voltahe dito? Compute lang tayo, guys.
Yung equals 11.7966 volts. Yan. So 11.7966 or 11.8 volts. Yan. So 12 volts ang makukuha natin o na-read natin dito. Pero paglabas ng resistor, yan, paglabas ng resistor dahil sinakal siya ni resistor na 9 ohms, ang mangyayari dito sa joint na to, may reading na lang natin ay 11.7966 or 11.8 volts na lang. Yan. Yan na lang yun. So, gagana pa naman yung ating DC pan na 12 volts. Gagana pa yan. So, yun po guys. Hanggang sa muli. So, thank you. Sana po makatulong. Abangan nyo po yung susunod pa nating videos. So, hanggang po sa muli. Thank you.